Oh, halika na sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ama, tara na manood kahit sa tula. Saan magpunta ang baby namin? Happy birthday! Happy birthday! Wala pa padala. Hindi niya na makuha sa likod. Lumpiang ubod ata siguro ito kung di ako nakakamali. Thank you sa pasalubong. Ohayo tindiyasat. Hello mga bro. So today po is Saturday. Medyo maaga-aga ako nagising. Actually mga 2:45 gising na ako. Nagtupi ako ng mga nilabhan kasi natambak na naman yung mga tupiin ko. Tapos hindi na ako makatulog kaya ayan, nag-bake na lang ako ng pandesal. Team Diyosat. Hello mga bro. Today po is Thursday. Dito tayo sa labas ng bahay nagpapaaraw kasi need natin yung vitamin D. But anyways, last time pumunta kami sa sa ramen yasan. Birthday kasi yun ng kuya ni Papang. So nanlibre siya ng kain sa labas. Doon sa favorite ramen namin. May nag-comment pala before sa akin na nag-no-rice daw ako pero ang lakas kong kumain ng ramen. Oo, malakas akong kumain ng ramen na yun. Alam ko naman na parang kanin na din siya. Pero at least alam niyo yun. Pag kumakain ka kasi ng ramen, pinapartneran mo yun ng chahang. So at least meron nang nabawas ng konti sa akin. Hindi na ako before kumakain ako ng chahang, kumakain din ako ng ramen. At least ngayon, pag kumakain ako, wala nang kanin. Hindi natin maiwasan yung lahat ng pagkain. Kasi almost lahat ng pagkain para sa akin is hindi talaga pwede sa sakit ko. Nanonood ako ng mga vlogs ni Dr. Atoy ba yun? Lahat ng mga sinasabi niya sa vlogs niya,
mapipili lang yung mga pagkain po pwede kainin. Ang hindi ko lang maiwasan ngayon na i-intake everyday is yung itlog. Itlog talaga hindi ko maiwasan ngayon kasi almost everyday talaga itlog. Meron talagang itlog sa pagkain ko. But anyways, ang importante din kasi hindi natin i-stress yung sarili natin. Kasi yun yung pinakamalaking factor for me sa pagkakasakit ng cancer. May isang pangyayari sa buhay ko 6 years, 7 years ago na sobrang naging stress ako. Time na pala si KJ. Pasok na sa school. Bye! Anyways mga bro, bukas pala magre-renew kami ng visa ng mga bata. Kasi ngayong November, November 30 ata, katapusan ng November, mag-expire na yung mga visa nila. Dito na kami. Ngayon yung immigration dito sa Toyohashi. Sa mga hindi nakakaalam, lagay ko yung link sa description box. Yun na si Papang. Pero parang sirado pa daw kasi alas 12 pa. Meron kasi yung parang break time sila eh. Yung mga employee dyan. Parang 1 pa available ulit. Antay lang muna kami dito. Jack! Jack! Nanood ng Miss Rachel. Hindi na ako nakapag-ayos. Wala din ako dalang makeup. Yung buhok natin, oh. Haba-haba na talaga siya. Nandito kami sa 7-Eleven kasi palpak mga bro, yung ano ni Kuya Jerome, yung residence card kasi dito sa Japan, kung bago ka lang dito sa Japan, yung residence card ng mga bata, wala siyang picture. Yung residence card pala ni Kuya Jerome, yung validity niya, nung nag-birthday siya, expired na pala yung residence card niya. Hindi namin napansin, hindi ko rin napansin na kailangan pala baguhin na yung residence card ni Kuya Jerome, dapat may picture na. So, napasa na ni Papang yung kanilang mga application form, yung mga papers din na kailangan nila, na ipasa na. Pero, hindi ko pa masasabi sa inyo kung ano yung mga papers na naipasa namin today. At saka ko na lang sasabihin kapag nakuha na namin yung mga bago nilang visa. Kasi baka may kulang pa kami. Yung card pala ni Kuya Jerome, binigyan kami ng paper. Ayan, statement siya na failure daw or delay filing application. Yung valid na residence card niya is invalid na kasi. Kaya ano daw reason? So, ang nalagay lang dito na reason is forgot to check the validity date of the card. Ayan. So, akala namin papalpa kami today. And nagpa-print na rin kami ng picture ni Kuya Jerome para sa bago niyang residence card. Kailangan pa kasi niya ng residence card kasi nga, November pa, katapusan. Palitan ka rin kasi jack-jack atong lingin-lingin ng muragkuhan. Oh, sige pang. Buti na lang din talaga pang digital na ngayon. Kundi balik uwi naman kami sa bahay. Ang nangyari kasi wala akong dalang picture ni Kuya Jerome. So nasa isip ko, pwede naman ako magpa-print dito sa 7-Eleven. Mag-picture lang siya sa sarili niya nang nakapolo. Lagay ko dito sa screen. Mabilisan lang, wala pa siyang ligo. Mabilisan lang. Sabi ko, nak, picture ka nalang, magsuot ka ng polo shirt. Mag-picture ka, mag-selfie ka. Ipapaprint ko na lang dito sa 7-Eleven. Ay, sobrang biglang na busy. Alam mo yung chill lang kasi na-ready ko na yung mga papers. Tapos yung biglang na busy dahil sa ganito. Nanginig ako mga bro. Yung biglang, biglang na stress. Bawal tayo ma-stress. Nagpabili ako ng kape kay Papang. Uy, naku. Oh my God. Imbis na chill na tayo today kasi na-prepare na lahat ng mga kailangan kagabi. May ganito talagang pangyayari na hindi mo talaga maiiwasan kahit gaano ka ka-prepare. May pangyayari talaga sa buhay mo na hindi mo maiiwasan. Pinilihan ni Papang ng ganito si Jack-Jack. Favorite kasi namin to eh. Yan o, oh, yung ganito. Hinga malalim Lilia. Biglang nag-panic. Buti na lang din yung baby na kasama namin. Behave lang, basta may YouTube. Yung mama niya, nagpa-panic na. So again, yung mga papers na naipasa namin today, tsaka ko na lang sabihin sa inyo. So dapat pala talaga, once in a while, sinicheck. Basa-basa rin ng mga card, ng mga visa.
ito rin yung problema ng ano eh, hindi pa permanent. Pero kahit permanent, si Papang din, yung validity ng card niya, meron din sa ibaba. Parang 7 years ata. O, hindi ko nakakamali. Parang 7 years yung validity ng card. Kailangan din i-renew yung card kahit permanent. Pabalik na kami doon sa immigration para ipasa yung paper at saka ibigay yung picture ni Kuya Jerome. And super, super big help talaga ng generation ngayon na meron na tayong smartphone. Kasi kung wala tayong smartphone ngayon, uuwi pa kami ng bahay, ipapapicture pa namin si Kuya Jerome, pupunta pa kami na maghanap pa kami na picture booth, tapos babalik pa kami dito, sobrang hassle na. Buti ngayon, nasa generation na tayo or nasa, ano ba tawag nito, nasa panahon na tayo na digital na yung ano natin kasi hindi na kami umuwi ng bahay. Nag-picture na lang ng selfie si Kuya Jerome, pinadevelop ko dito sa 7-Eleven, and ayan, napakalapit lang namin sa immigration, pwede na kami makabalik agad. Yung picture pala ni Kuya Jerome, ito yung napaprint ko, 250 yung price. Bali, apat na ganito, apat na pirasong ganito. Tapos, wala akong dalang gunting, so, kinausap ko yung parang cashier dyan sa loob. Sabi ko, pwede pahiram lang po ng gunting, sandali lang po. Pinahiram naman ako. Bait naman sila. Kaya, balik na kami. Biglang na-busy pa. Biglang na-busy. Kira naman ko lang tsaka yung ID picture niya, diba? Okay na? Ano nga ang tawag sa papel na yan? Pang application for extension of validity of residence card. Ne. Pauwi na kami and ito na yung bagong residence card ni Kuya Jerome, yung nasa baba. Pero yung validity ng card hanggang ayan November 20 pa rin siya kasi nga hindi pa siya na-extend yung kanyang visa. So itong nasa ibabaw, yun yung hindi ko na ano napansin, yung 2023 January, last year pa pala, akala ko this year, last year pa pala oh. More than 1 year na, magto 2 years na palang ano, magto 2 years na pala itong card niya na nasa ibabaw na expired. Pero okay lang, at least nakakuha na siya ng bago and nakapagpasa na today ng kanyang visa extension. So ayan. Pauwi na kami. Yung baby namin na yan, oh, nakatulog na. Wait. Nakatulog na baby. Malapit na kami sa bahay. Dumaan kami dito sa mini stop. Kasi kanina pag alis namin, may pinahabol pa daw na kailangan na ano Xerox, sabi ni Papang. Yung Xerox ng mga health insurance card namin. Ako, kay Kuya Jerome, kay Kuya J, kay Jack Jack, kay Papang. So lahat na nandito na sa envelope na to. So isi-send din namin ito. Ilalagay sa red na postbox para pumunta kung saan siyang dapat puntahan. And yung vlog natin, hanggang dito na lang po muna. Yung kanilang visa extension, tapos na today. And yung mga requirements, kung ano yung mga ipinasa namin, at saka ko na lang po ulit sasabihin sa inyo kapag nakuha na po namin yung kanilang mga bagong residence visa dito sa Japan. So yun lang, maraming salamat po sa panonood and sa pagtambay to dito sa channel namin. Please do like, comment, and subscribe, and always remember, whatever you are, be a good one. Bye bye for now. See you again on our next one. Bye! Sa next vlog po ulit!